I'm a vlogger, a traveler, adventurer, and a doctor. I'm Dr. Marky MD and welcome to my YouTube vlog. Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Dr. Marky and welcome to my medical vlog 101. Ayun, so ang i-discuss ko po, magbabasa po ako randomly ng inyong mga comments, mga questions sa aking medical vlog. Pasensya na po at medyo matagal ang aking pag-upload ng aking medical vlog 101. At tayo po ay napaka-busy. Nag-travel po kasi ako ng aking vacation po sa Europe. So, after noon, so tuloy-tuloy na pagdating ko dito sa aking trabaho, tuloy-tuloy ang aking trabaho. So, today, I will discuss or titignan ko yung mga titignan talaga yung mga comments and babasahin ko yung kanyang mga question at try ko po na i-answer po yung mga question inquiries yung inquiry talaga ang mga questions po nyo. So masensya, babasahin ko randomly ha at answer po natin ng aking buong puso makakaya at ang inyong mga katanungan. So yun, so ito na po. Start na po. First question. Galing kay Rebecca Andugo. Ayun. Ang tanong niya po, Doc, pagbabae po ba ang magpapa-physical test exam? Babae po rin po ba ang magpi-physical test? Sa Pilipinas po, knowing na tayo sa conservative country, usually po sa mga agency, mga nagre-require po ng physical examination sa trabaho, work abroad, or sa school, kapag ang pasyente po or client po is male, male din po. Or kapag ang pasyente po or client was female, usually naman sa atin, female naman po talaga nag-examine, female doctor po. Kung ikaw ay isang babae, syempre, babae din po mag-examine. Bakit? Kasi nga, meron yung masaselang party like ng breast examination, at meron din tayo rectal examination for both male and female. Next, ito. From Adam Wahid, mukhang international to galing. Can international MD open your program? Open your program for what? Ito, may follow-up question siya. Program for residency training. Kasi yung kanyang question is about my vlog, about medical residency training. Ang sabi niya ulitin ko ulit, can international MD open your program? Of course, yes. During my residency training sa Jose Reyes Medical Center, meron tayong mga foreigner na nag-undergo ng training. Like sa amin, sa under pediatrics, meron kami Indonesian. At from other department, may Nepalese, Indian, yun. So, ang system dyan, sila magbabayad ng training program sa Pilipinas. So yun, Adam Wahid. Ano kaya lahi nito? Mukhang ano siya, Adam Wahid. Arabo. Next. Ito, from KWEASD. Kala ko 500,000 at least yung kita sa abroad ng doktor. Ito yung medical vlog ko about sa magkano ang salary ng doktor dito sa Middle East o sa Oman. Ang sabi niya, kala ko 500,000 pesos at least yung kita sa abroad ng doktor. Yun ang kala mo. Actually, totoo yun. 500,000 kung ikaw ay isang specialist, kung ikaw ay isang consultant. Meaning, depende po kasi yan sa tawag dito. Depende yan sa number of experience, sa kung anong position na ibibigay sa inyo ng kung anong bansa na inaplayan nyo. So, pwede kumabot po ng 500,000. How I wish ganun yung sweldo ko, pero hindi po. So, thank you, KWEASD. Next question. Wait lang. Browse tayo. Mamimilin tayo randomly. Ito, meron Bilo Alberto. Hindi ko alam kung naluloko to. Hindi eh. Kasi yung mga message niya, puro kalokohan. Ito, sample natin. Sabi niya, Doc, message niyo po asawa ko, Dr. Edwin Oreliasa sa Messenger, Jesus Christ, Bilo Alberto. Meron pa, gusto niyo po ba sumama sa amin sa Guam, Jesus Christ, galing kay Bilo Alberto din. What a question. Ito, galing kay Jerry Tingson. Doc, di po ba ang general practitioner is kapag nakatapos ka na ng 4 years?
sa medicine. Tapos mag 2 years, example po, pwede na po ba yun para mag-apply po dyan? Salamat po, Doc. Actually, ang general practitioner pwede po mag-abroad. Kapag may experience ka na, usually hinihingi naman ng mga agency po dito is more than 3 years experience, pwede ka na mag-abroad. At 2 years, pwede na siya. Depende po kung anong country. Kung Middle East country, pwede na siya. Thank you, Jerry Kingson. Next. Kalikibino Alberto ulit. Sa doktora, Jesus Christ, what is this? Ito. Galing kay... Dok, galing kay Ina, Cassandra Lantaka. Dok, magkano po ba ang salary ng doctors dito sa Pilipinas? Example po, pag gusto mo mag-cardiologist, magkano po? Thank you po, Dok. Sabi ko sa kanya, it depends po kung mataas ang PFP mo, subset. Sorry, nag-stutter ako. Depend, pero kapag ikaw ay isang specialist, syempre, mas mataas po ang sweldo nyo. Compared sa mga general practitioner. So, thank you, Ina Cassandra Lantaka. Next question. Galing kay Rajon Jondo. Dok, Marky, naranasan mo po ba bumagsak at dumaan ka din po ba sa point na pinagsisihan mo yung kinuha mo po? Yes naman, I'm not ashamed to admit that I had failure during my medical school and I'm also a human. Although I'm an average student, yes, many times, bumagsak din ako sa many times para ang dami kong binagsak. Siyempre, naranasan ko rin pong bumagsak sa medical school. Mahirap po ang mag-aral ng medical sa medical school, baka akala nyo. Lalo na hindi naman ako ganun katalino, hindi ako cum laude, hindi ako magna cum laude, hindi ako summa cum laude. Naranasan ko rin po bumagsak, pero yun po, ginawa ko inspiration yun para makatapos po ako ng medical school at ang residency training. At ngayon po, I'm working pediatrician for almost 9 years na po and I'm here in abroad. And bala ko na pong bumalik ng Pinas para doon na po mag-practice. Thank you for your question, Rajon John Rondo. Next question po, galing kay It's Ellen Ken and Jay. Ken and Jay. Pwede po ba medtech mag-proceed sa dentistry? Separate course po ang medtech at dentistry. Ewan ko lang sa ibang school kung possible, pero separate course po siya. Ang medtech po is pre-med, pwede mo gawin pre-med pag medical school. Ang dentistry din po, pwede mo maging pre-med po. Kasi may mga nagkilala ko na pre-med nila yung dentistry. Pero ang dentistry po is straight course po siya. So thank you, it's Eileen KNJ. Ito naman po galing kay Doc RMP. Doc Marky, I came across your channel and I love it. Thank you very much. I think I watch all your vlogs. Doc, can you please make a vlog on the step on how to be a doctor in Saudi or agency or direct hiring? Thanks, Doc, more power. I think I have separate vlogs na regarding that. So, i-browse mo lang ang aking YouTube channel na doon po. Ang aking sagot po. May separate vlog po ako dyan para sa more intensive explanation. Thank you, Doc RM. Ito po galing kay Mavi at Doc Marky. Incoming freshman po ako ng BS Nursing and I'm proud to say na it is my personal choice. But I just have a question po. May subject requirements po ba to enter any med school or basta makatapos lang po and makakuha ng bachelor's degree? Maraming salamat po. Thank you for Mavi for that your question. Ang major requirement po for para maka-enter po na med school is any nakatapos ka ng pre-med course, any 4 years or 5 years, any bachelor course po, degree, and number 1 po, NMAT po, the National Medical Admission Test po. And depende po yan kung anong school ang papasukan mo, meron po silang cut-off percentile score po para makapasok ka or makapag-enroll ka sa kanilang medical school. Thank you for that your question, Mavi. From Hannah Espeleta, Doc Marky, can I ask if I could get MBBS course? And it's true that it will only take 5.5 years. Some suggestion to avoid studying 15 years. Salamat po. Actually, MBBS is hindi kasi sa Pinas kasi
hindi ito yung tawag sa atin, MD sa atin. MBBS course is for Indians, for some, I think British to. Standard of education for medical school. Sa atin kasi American Western tayo, so MD. So, I think meron tayong direct, yun, sa UP, yung tinatawag ng Inclamed. Yun, diretso po yun. Kaya lang mataas po ang qualification at grades po doon, nakat-off. And ngayon po, I think, pero nasa UST and sa De La Salle, nag-offer na straight program. 6 years po yun. So, inquire na lang po kayo sa website ng UST at ng De La Salle. University College of Medicine po. Thank you, Hannah Esper. Next, galing kay Jane Doon. Hi, Doc. Thank you for sharing this po. Doc, katatapos lang po ng boards. Ano po may papayo nyo sa mga pre-res na sa pedia? Magpipre-res. Do's and don'ts, what to read, what to books, to buy things you need for the training. Based on my experience po, kailangan pag-isipan nyo mabuti kung yung halimbawa, pedia, mga pre-res, yung mga gusto nyo specialty is gusto nyo kasi mahirap pag-quit at the middle of the training. Siyempre, mag-aral, kailangan ng preparation nyo. Kailangan kayo mag-aral kung anong specialty kukunin nyo. Kasi during residency training, meron didactics yan, meron yung oral examination, may written, may quizzes, reportings, research. So, kailangan nyo talaga mag-aral. At tawag dito, kailangan nyo tibay ng loob, mahabang pasensya, kailangan nyo ng konsentrasyon, more puyat dyan kasi residency training. Yun, kailangan paghandaan yan, both physically, emotionally, spiritually, mentally. So, thank you for question, Jane Doe. Ito pa comment from Nemosin Estiliore. God, bakit ngayon ko lang nakita yung channel nyo? Ang cute nyo po magsalita. Doc, keep it up. Cute tayo magsalita. thank you very much for your comment and yun lang. I appreciate po. Thank you, Minemosin Estiliore. I love your videos. Thank you. Ito galing kay Rica Petencio. I love your vids, Doc. I'm addicted to your vlogs. More power. Thank you for your comment and for Rica Petencio. Thank you. Sabi pa niya, hello sa mga mag-aaral ng BS course this August. Ha ha ha. Rad Tech here, lol. Lot of love. So thank you, Rica Petencio. From Aya Tamayo. It's 2 in the morning and I just finished studying zoology. I badly want to be a doctor. I saved this video and will watch it pag vacant ko sa Ali. University. Just in case na panghinaan na ako ng loob. Salamat do. Thank you very much for your comment, Aya Tamayo. From Jess Nofies. Hi Doc, saan ka po nag-graduate ng med? Nag-graduate po ako sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation, Fairview, Quezon City. Yun po. Thank you, Jess Novies. From Potato Kimchi. Potato Kimchi. Hello Doc, may I ask kung worth it po ba kung mag-apply ng scholarship for med school sa ibang bansa, tapos sa ibang bansa din po magdo-doctor? Actually, mahirap po mag-apply po ng scholarship kung ito ay Filipino. Yun nga po, yun na. Mahirap po maging international na medical student sa ibang bansa, maraming requirements. Unless citizen ka nila. So, kung doon ka nag-add citizen ka ng, sa US, at doon ka nag-aral ng med, mas madali po mag-doctor doon. Pero kung galing ka ng Pinas, I don't think so. Mahirap po. Kailangan ng process kung doon ka mag-aaral. Yung USMLE nga, mahirap ng process. What more kung doon ka mag-aaral ng medicine? Thank you, Potato Kimchi. Yun po. So, yun lang po muna ang aking vlog. Thank you for your comments. And don't forget to subscribe on my channel, on my medical vlog. And yun. So, I'm Dr. Marky again. And have a nice day. And thank you very much. God bless to all.